Hi guys, narito ulit ako para mag-share ng klase sa buhay ko. So, bago ang lahat, please subscribe sa aking channel. So, bali ito about sa ano guys, nung mga na nagtatrabaho nga ako sa Manila, mga nakaranas ako ng mga pagsisigaw ng mga supervisor ko, at maging manager o ano pa man na sa tagal-tagal kong nagtrabaho sa bilang janitor sa Manila. So, yun yung mga bagay na minsan din natin maiwasan sa trabaho, na minsan na nagkakamali, na talagang minsan yun nga nangyayari. May mga time talaga na yung mga supervisor is sumisigaw talaga, o di kaya maano lang nila yung loob nila na mali yung ginagawa mo. Bakit ganun? So, may mga paraan talaga o dahilan talaga na minsan talaga hindi dapat talaga daanin sa sigaw, kahit may mga pagkakamali na ginawa ang tao. Pero guys, ito nga yung naranasan ko na masigawan sa marami ring tao na sabi nga kasama ko sa trabaho, at maging sa mga security guard na napapaligid sa mga na nagkaroon ng pagsigaw sa akin. So, minsan pang mga ganong bagay na kababa din ang loob na sisigawan ka ng supervisor dahil nga sa mga pagkakamali mo sa trabaho minsan. Pero ganun pa man, sabi ko nga, ang loob ko is napakababaw din naman na para sagutin siya ng sigaw din. Kumbaga talagang hanggat maaari, nagpakumbabaan ako at tumahimik na lang din para naman din maiwasan yung, alam mo yon, yung nahirap din naman sagutin ng supervisor. Depende lang sa ano, sa katayuan din natin. Pero ang iba kasi talagang may mga paninindigan din sa sarili din na minsan may pinaglalaban din kapag mali. Pero sa nangyari kasi sa akin din, may mali man din ako, pero ang naano ko na lang sana sa isip ko nun na nakausapin na lang sana ako ng maayos ng supervisor, na sa tawagin ako sa room o sa office para ipaliwanag yung mali ko. Pero ang nangyari nga is yun na nga, nandun na nga sa punto. Pero bilang supervisor, talagang di maiiwasan din na ganun, na parang sobrang inis o galit. Talaga minsan wala na siyang pakialam sa mga nakapaligid sa sayo para lang masabi yung dahilan niya o yung inis niya, ganun. Kaya guys, lahat ng mga bagay na ganong sitwasyon talagang minsan dadaan talaga sa buhay natin na dapat din natin minsan intindihin na may dahilan sila. Tapos o hangga't maaari unawain. Pero sinasabi ko nga is minsan may talagang may tao talaga na lumalaban o nanihinidigan, kahit minsan mali o minsan tama, may ganon talagang tao. Pero ako kasi napaka ano din ang isip ko eh, parang ugali ko rin na hanggat maaari hindi na lang din ako sasagot, tatahimik na lang ako, parang ganon. Which is minsan may mali din, pero wala, ganon ang ano natin guys. Kumbaga hanggat maaari nagpapakumbaba na lang tayo para iwas na rin sa mga bagay na hindi mangyayaring maganda. So yung mga ganong pangyayari talagang minsan nakakababa lang ng loob, yung mga ganong mapapahiya ka sa maraming tao, sa mga katrabaho mo, tapos mabalitaan na sigaw-sigawan ka lang ng ganon-ganon. Pero yun, tapos naranasan ko nga din yung mismong sa elevator na mismong manager ng security is pinagsabihan ako na may mali akong ginawa. Tapos may mga tao talagang nakasakay, nandun din yung mga katrabaho ko kasi siya yung operator sa elevator. Tapos yun nga ang nangyari talaga, napahiya talaga ako. Kumbaga
wala na akong ibang masabi kundi humuo na lang o tumango sa kanya ganun. Pero yung kalooban ko dahil nga parang bigla kasi patapos ganun. Mismo maraming tao na kausap ka, nasabihan ka ganun. Medyo ano sa ano mo yun, pakiramdam. Tapos nga, kinausap nga yung kasama kong operator ng elevator na kinausap ng operation manager namin na ano nangyari daw, bakit ganun, hindi daw ako sumagot. O ano kasi napahiya na daw ako. Wala talagang ano, babaw kasi rin ng ano ko talagang magpaliwanag sa mga lalot kung galit yung tao. Ayaw ko nang sabayan sa mga paliwanag o usap-usapan, parang ganun. Ayaw ko na lang din humaba yung usapan. Kaya nung time na yun, sabi ko, talagang, ang ano ko talaga sa sarili ko, minsan tatanggapin ko lang din minsan yung minsan masakit na salita. Sabihin lang, wag lang gagalawin ba ako na talagang sasaktan. Medyo ibang usapan na yun para sa akin. Kumbaga, ang naisip ko lang, may dahilan-dahilan sila, tapos may karapatan naman silang sabihan ako kasi mas mataas sila sa akin o ano man. Kaya minsan naiintindihan ko kung ano yung rason nila. Kaya mahalaga dun guys, tanggapin na lang din natin na minsan na sama ban sa loob natin, minsan nadadown tayo sa sarili. Pero ganun pa man, mas maganda pa rin magpakumbaba na lang muna din tayo kung may mga ganung pangyayari. Na alam naman natin sa sarili natin kung sino ang tama at sino ang mali. At yun naman din ang mangingibabaw na di man ipakita o iparamdam sa kanya. May isip niya na ganun yung ano, yung nangyari na medyo sabi nga hindi na makatao na, ewan ko, parang malalim yun, pero parang ano na rin, nawala sa lugar yung pagkaano niya. Pagkasabi niya ng mga para kausapin ako ng di maganda sa maraming tao. So, yun guys, yung mga experience ko bilang empleyado. Marami pang mga bagay na nakaranas ako ng mga parang panlalait. Kagaya na nga lang dun sa pagsusulat ko ng English. Di kayo sa mga ano, mga marami pang bagay na hindi ko na lang din maipaliwanag. Pero ang sinasabi ko nga, ang ano ko talaga is pagdating sa trabaho, is trabaho. Kumbaga, mas ano ko pang mag-focus sa trabaho para lang ano ko yung trabaho ko. Then, doon ko na lang inilalaan yung oras ko din sa trabaho para lang hindi ko na rin maisip-isip yung mga bagay na mga pinagdadaanan ko sa buhay. Kaya ganun guys, na ano man ang mangyari sa buhay nyo na mga experience na napapahiya o nadadaon kayo sa buhay, maging ano na lang sa inyo yan, hamon lang sa buhay nyo na maging matatag kayo sa bawat hamon ng buhay na darating talaga na hindi man sa punto na hindi lang sa trabaho nyo o sa ibang mga lugar na ma-encounter nyo kung saan man kayo mapapunta sa susunod na mga panahon. Kasi minsan hindi lang din naman dyan yung trabaho na mararanasan nyo. Baka may iba pang mga paraan na maka-experience kayo na talagang minsan nakakababa din ang loob. Pero wag lang tayong magpadala sa mga hinanakit tapos sabayan pa ng mga galit ng iba. Talagang mahirap din yung magkasabay-sabay yung galit ng iba. So mahalaga talaga na hanggat kaya nating unawain ang isang bagay na talagang magbibigay naman sa atin ng kaayusan, is intindihin na lang natin muna guys, para sa huli makakapag-isip naman ng sino man sa atin na kung sino yung tama at mali. Kaya yun muna guys, at nawa ay nabigyan ko kayo ng mga ideas base sa mga naranasan ko sa buhay, sa nakakalitong paliwanag. Humihingi nga lang ako ng pasensya kasi sobrang dami kong words, tapos dami kong kwento na nagulo. Pero
ano lang kasi to guys, kumbaga na first time lang ko talagang mag ano magsalita ng ganito sa cellphone o sa maraming nakakapanood, kaya parang takot talaga ako kasi may phobia na ako sa lahat ng bagay. Pero ganun pa man, mahalaga na i-share ko rin yung experience ko sa buhay at naway makapagbigay sa inyo ng idea na talagang minsan dadaan na lang minsan sa ating buhay ang mga nangyayari at nakukwento ko dito. So muli guys, maraming salamat sa pakinig at please subscribe and thank you at mahal tayo ng Panginoon. Thank you guys.